sa DWIZ 882. Inihahatid namin sa inyo ang IZ Balita. Ang mga pinakamalalaki, pinakamainit, bago at komprehensibong balita. Kasama ang buong pwersa ng DWIZ Patrol. IZ Balita. IZ Balita. Nationwide. At ngayon, narito si Bon Ilagan at Jenny Valencia Burgos. Pilipinas, ngayon ay October 15, 2021, araw ng Biyernes. Narito na ang headlines. La Nina, opisyal nang nagsimula ayon sa PAGASA. Pagbabakuna sa mga minor de edad sa bansa, umarangkada na. Mga Christmas party sa Disyembre, hindi pa tiyak kung papayagan na ayon sa DOH. Police report, 5 arestado kabilang ng isang pulis at 2 sundalo dahil sa ilegal na pagbebenta ng armas. Balita sa ibayong dagat, US President Joe Biden at Pope Francis magpupulong sa Vatican. Balitang pampalakasan, Carlos Yulo nanindigang dedepensahan ang kanyang titulo sa 50th FIG Artist Gymnastics World Championship sa Japan. Showbiz at trending na balita, Pinoy Ropes Keeper hawak ang bagong world record. At ang latest sa piso kontra Drolyar, abangan. IZ Balita. Nationwide. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Muli, magandang hapon. Sa ngalan ni Mon Ilagan, ako po ang inyong tagapagbalita, Jenny Valencia Burgos. Sabayan po tayong napapakinggan sa lahat ng Aliw Broadcasting Corporation provincial radio stations nationwide sa Cebu, Davao, Iloilo, Dagupan, Cagayan de Oro, General Santos, Naga, Legazpi, Palawan at Tacloban. At sa detalye ng mga balita. Opisyal nang nagsimula ang La Nina sa bansa ayon sa PAGASA. Ibig sabihin ito ay mararanasan ang mas malalakas na pag-ulan o higit pa sa normal na buhos ng ulan. Sinabi ng PAGASA na posibleng tumagal ito hanggang unang bahagi ng 2022. Samantala, ipinabati din ng PAGASA ang pagtatapos ng habagat at pagpasok naman ng amihan o taglamig. Nawagan ng Makabayan Block sa Kamara ang agarang pagpapalabas ng pondo para sa ayuda sa mga nasalanta ng Bagyong Maring. Sa inihaing House Resolution 2296, nais ng grupo na agarang ma-release ang 10,000 pisong emergency cash aid sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation ng Department of Social Welfare and Development. Binigyang diin sa resolusyon na dapat matugunan ang mga pangailangan ng mga biktima ng bagyo, partikular na ang mga nasa Northern Luzon at mga magsasaka, lalo na ngayon na nasa gitna ng pandemya ang bansa. Una nang sinabi ng Department of Agriculture na aabot sa 1 bilyong piso ang alaga ng pinsala ng agrikultura sa pananalasa ng Bagyong Maring sa bansa. Na sa may gitsang 1 bilyong piso ang danyo sa agrikultura ng Bagyong Maring sa Northern Luzon at bahagi ng Visayas. Ayon ito sa Department of Agriculture kung saan kabilang sa mga apektado ang Car, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Central Visayas at Sacsayhuamán. Pinakamalaki ang danyos ng Bagyong Maring sa Palayan na nasa halos 1 milyon. Ipinabatid ng DA na naapektuhan din ng Bagyong Maring ang halos 41,000 magsasaka at mangingisda. Sa ito pang mga balita, 12 minor de edad na may comorbidities ang unang nabakunahan kontra COVID-19 sa Philippine General Hospital o PGH ngayong araw. Ito'y sa pagsisimula ng COVID-19 vaccination sa mga batang nasa edad 12 hanggang 17 anyos
na may comorbidities o pediatric atri. Ayon kay PGH spokesperson Dr. Jonas Del Rosario, babakunahan lamang ngayong araw ang mga nagparehistro at bawal ang walk-in. Maliban sa PGH, ilang ospital rin na nagsilbing pilot vaccination sites para sa pagbabakuna sa mga bata. Kabilang narito ang Philippine Children's Medical Center, Fed Del Mundo Medical Center, National Children's Hospital, Philippine Heart Center, Pasig City Children's Hospital at St. Luke's Medical Center at Makati Medical Center. Sa ngayon ay Pfizer at Moderna pa lamang ang bakunang ginagamit sa mga bata matapos makatanggap ng emergency use authorization ng gobyerno. Inihayag ng Department of the Interior and Local Government o DILG na magmumula sa lokal na pamahalaan ng Metro Manila ang desisyon na pahintulutan ang mga minor de edad na lumabas sa ilalim ng Alert Level 3. Ayon kay DILG Undersecretary Ipemaco Tensing, papayagang lumabas sa mga minor de edad batay sa guidelines na mga lugar na nasa Alert Level 3, ngunit depende pa rin ito anya sa mga NCR mayors. Samantala, inatasan ni Tensing si Metropolitan Manila Development Authority Chairman Benhur Abalos na talakayin ang naturang pagpapahintulot kung saan ay hati ang naging desisyon ng mga alkalde sa Metro Manila. Tiniyak ng DOH na accurate o tama ang COVID-19 statistics kahit hindi kasama ang resulta mula sa antigen testing. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, 4 or 5 LGU lamang sa Metro Manila ang gumagamit ng antigen test. Ipinabatid ni Vergere na batay sa kanilang analysis sa buong bansa, 5% ang nagpa-positive sa antigen test at nababawasan pa ito anya kapag nagba-validate na sila. Na alas 4:10 ng hapon, tanggap tayo ng ulat sa labas ng himpilan. Umabot sa mahigit 2 milyong bakuna ng Pfizer dumating sa Pilipinas. Ulat ni Patrol 45 Raul Esperas. Mahigit sa 2.9 milyon na bakuna ng Pfizer ang naiproseso na ng Bureau of Customs sa nakalipas na 4 araw na nagdaan. Sa ayon kay Airport Customs District Collector Carmelita Talusan, ang 2.9 million na vaccine ng Pfizer ay dumating na magkakasunod nitong nakalipas na 4 araw at ito ay agad na naproseso bago pa man dumating ang kargamento at agad na na-turn over sa Department of Health at IATF. Isang seremonya sa mga nang inihanda ng otoridad sa paliparan bago ito ipamahagi sa Calacan, Maynila at sa Karatig na probinsya. Raul Esperas, Patrol 45, nagulat sa Pilmeto de Lucas, DWIZ. Salamat, Patrol 45, Raul Esperas. Sa iba pang mga balita, hindi ubrang iapela ang alert levels kaugnay sa COVID-19 pandemic. Ito ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere ay dahil idineklara ang alert levels base sa scientific metrics. Giit ni Vergere, nasa moderate risk na ang healthcare utilization rate, nasa 50% anya ang bed utilization habang nasa 65% naman ang ICU utilization. Una nang naghayag ng pangamba ang mga healthcare worker kaugnay sa anilay maagang pagbaba sa alert level 3 ng NCR. Ng Food and Drug Administration o FDA na wala pa ring ebidensyang nagpapatunay na epektibo ang antiparasitic drug na ivermectin bilang gamot kontra sa COVID-19. Ayon kay FDA Director General Eric Domingo, hindi niya inirerekomenda sa mga pasyente ang ivermectin dahil mataas anya ang tsansang may ibang komplikasyon na maaring makuha sa paggamit nito. Samantala, magsisimula ngayon ang clinical trials ng Department of Science and Technology o DOST sa naturang gamot para sa mga asymptomatic at mild COVID patients na tatagal ng 8 buwan. Samantala,
pala pinaalalahana ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang mga establishmento na suriin ang vaccination cards ng kanilang mga customer. Ayon kay DILG spokesperson Undersecretary Jonathan Malaya, kailangang i-check ang vaccination cards ng mga customer, lalo sa mga indoor establishments o mga nagda-dine-in. Ito'y kaugnay sa pagpapaluwag ng gobyerno sa Alert Level 3 sa Metro Manila mula October 16 hanggang 31. Sa ilalim nito, ang mga establishmento ay pinahihintulutan na mag-operate sa 30% kapasidad ng dine-in sa mga bakunado na at 50% naman sa al fresco. Tinitiyak ng Department of Health o DOH kung papayagan ang Christmas party sa kabila ng pagbaba ng bilang ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Ayon kay DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere, sa ngayon ay hindi pa sila sigurado kung papayagan ang mga pagtitipon sa Disyembre dahil posible itong makapagdulot o makahawa ng sakit. Anya, kailangan munang obserbahan kung patuloy ang pagbaba ng mga kaso 19 upang maibalik ng paunti-unti ang naturang selebrasyon. Inilabas ng gobyerno ang updated na listahan ng red, yellow at green countries jurisdictions. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, ang Romania ay tanging bansa na kasama sa red list. Ibig sabihin, mula October 16 hanggang 31 ay hindi muna maaring makapasok ng bansa ang mga biyaherong magmumula sa Romania dahil sa pagiging high risk ng bansa sa COVID-19. Sa ngayon naman ay nasa 49 na ang nasa listahan ng green countries kung saan ang mga fully vaccinated na biyaherong manggagaling sa mga bansang kabilang dito ay maaari nang hindi sumailalim sa facility-based quarantine. Ang mga bansa at teritoryo na kabilang sa green countries ay itinuturing na low risk sa COVID-19. Samantala, ang mga biyaherong magmumula sa yellow countries ay kailangan pang sumailalim sa facility-based quarantine hanggang sa lumabas ang negatibong resulta ng RT-PCR test nito na isinasagawa sa 5 araw. Alas 4:15 ng hapon, magbabalik ang IZ Balita Nationwide panghapong edisyon. IZ Balita Nationwide. IZ Balita Nationwide. Magbabalik ang IZ Balita Nationwide panghapong edisyon. Sa ngalan muli ni Mon Ilagan, ako po ang inyong tagapagbalita, Jenny Valencia Burgos. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, naglunsad ng incentive program ang lokal na pamahalaan ng Cebu para sa mga nabakunahan ng residente. Ayon kay Acting Mayor Michael Rama, kabilang sa programang ito ang parafo October 18 kung saan maaaring manalo ng house and lot at sasakyan ang mga residenteng bakunado na. Papremyo na 100,000 pisong halaga ng gift certificates ng hotel accommodation at 100,000 pisong halaga ng scholarships at groceries. Ani Rama, layo nito na mahikayat pa ang ibang residente na magpabakuna na kontra COVID-19. Nangangamba ang World Health Organization sa pagtaas muli ng kaso ng tuberculosis na itinuturing na 2nd deadliest infectious disease sa buong mundo. Ayon kay WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus, hindi natututukan ang TB dahil sa pagtugon sa COVID-19 pandemic. Dahil dito, sinabi ng WHO Chief na dapat kumilos ang bawat bansa para mapigil ang paglobo ng kaso ng TB na sakit ngayon ng mahigit 4 milyong tao sa buong mundo. Nasa halos 3 milyong paanya ang hindi officially diagnosed at naideklara ng mayroong TB mula pa noong 2019.
Samantala, inihayag ni Vice President Lenny Robredo na sakaling manalo siya sa pagkapangulo ay hindi papasok ang Pilipinas sa kahit anumang kasunduan sa China na may kaugnayan sa West Philippine Sea. Ito'y hanggat hindi anya kinikilala ng China ang 2016 arbitral ruling. Sa kabilang banda, nilinaw ni Robredo na bukas siyang makatrabaho ang China sa mga bagay na hindi magiging komplikado sa bansa. Dagdag ni Robredo, naniniwala rin umano siyang mas magiging kapaki-pakinabang sa Pilipinas ang pagkakaroon ng inclusive at independent foreign policy. Walang hinihintay na ibang kandidato sa pagkapangulo at pangalawang pangulo ang Kusi faction ng PDP laban para sa 2022 national elections. Binigyang diin ni Attorney Melvin Matibag, Secretary General ng Kusi Wing, na ang kanilang official presidentiable ay si Senador Ronald Bato de la Rosa at Vice Presidentiable naman si Senador Bongo. Gayunman, sinabi ni Matibag na handa naman sila sa anumang pagbabago o pagbabago hanggang November 15 ang deadline ng substitution at pagpapalit ng kandidato. Samantala, Secretary Roque, walang nakikitang problema kahit na sino pa ang magpalit ng kandidato dahil alinsunod-an niya ito sa isinasaad ng saligang batas. Ulat ni Patrol 17, Jopel Peleño. Hindi malaman ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque kung paanong nasabi ng ilang kritiko ni Pangulong Rodrigo Duterte na nagkaroon ng pang-aabuso sa provisyon ng batas patungkol sa substitution o pagpapalit ng kandidato. Ayon kay Roque, magkakaroon lamang kasi ng ganitong konklusyon kapag napatunayang labag sa batas ang ginawang pagpapalit ng kandidato. Giit pa ng kalim, wala siyang nakikitang problema kahit na sino pa ang magpalit ng kandidato dahil naaayon at malinaw naman na nakasaad ito sa ating Philippine Constitution. Sa ngayon, aniya, wala pang kahit sinong nagsasagawa ng pagpapalit ng kandidato kaya't premature pa para sabing inaabuso ang batas na ito. Ito si Patrol 17 Chopper Peleño nag-uulat para sa Impilang May Tunong Lakas, DWIZ. Salamat Patrol 17 Chopper Peleño. Sa iba pang mga balita, hinimok ng Mindanao Consortium ang Ateneo ang COMELEC na magbukas ng mas marami pang voter registration sites. Kasunod na rin ito ng pagbubukas ng Ateneo de Davao University, Xavier University sa Cagayan de Oro at Ateneo de Zamboanga University ng kani-kanilang campus sa registration ng mga botante para sa 2022 national elections. Umapila rin ang mga nasabing universidad sa COMELEC na ipalabas ang election guidelines bago ang deadline ng voter registration at i-prioritize ang mga kabataan lalo na mga out-of-school youth na mga first-time voter. Samantala, tanggap tayo ng COVID update mula kay Patrol 5, Aya Yupanco. Bahagyang tumaas ang naitalang bilang ng mga namatay sa COVID-19 ngayong araw. Sa datos, mayroong 203 na bagong pumanaw sa sakit. Kaya't may total na ang nasawi ng 40,424 ngayong October 15. Gayunman, bumaba naman ang naitalang bagong kaso ng sakit na umabot lamang sa 7,625. Nasa 13,363 naman ang nadagdag sa mga gumaling kung kaya't mayroon na itong kabuuang 2,586,369 habang 2,705,749 naman ang tinamaan ng COVID-19. Gayun din, ang aktibong kaso ay nakakitaan na rin ng pagbaba kung saan mayroon na lamang itong 78,999. Bukas, October 16, ay magsisimula ang muling pagpapagaan ng quarantine status sa Metro Manila dahil isa sa ilalim na ito sa alert level number 3. Ito sa patrol number 5 ay ayupang ko ng ulat sa Pilamantan ng Lakas, DWIC.
Patrol 5, Aya Yupanco, itinanggi ni DILG Secretary Eduardo Anyo na nagsumite na siya ng shortlist sa Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa susunod na PNP chief. Kasunod dito ng pahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque na hawak na ng Pangulo ang shortlist at inaasahang iaanunsyo kung sino ang bagong hepe ng PNP. Sinabi ni Anyo na sa huling linggo pa ng Oktubre siya magsusumite ng shortlist sa Pangulo kung saan pagbabatayan ang seniority, merit at service reputation ng kandidato. Subalit ayon sa source ng DWIZ, ilan sa mga matutunog na OSINA Deputy Chief for Administration Lieutenant General Joselito Vera Cruz, Deputy Chief for Operations Lieutenant General Efraim Dixon, Chief of Directoral Staff Lieutenant General Leonardo Carlos at NCRPO Director Police Major General Vicente Danao Jr. IZ Balita! IZ Balita! Nationwide! Nationwide! Balita sa ibang bansa! Nakatakdang magpulong sa Vatican ngayong buwan si U.S. President Joe Biden at Pope Francis. Ayon sa White House, ang pagbisita ni Biden sa Vatican ay ilang araw bago ang pagdalo nito sa G20 Summit sa Rome mula October 30 hanggang 31. Pangunahing pag-uusapan umano ni Biden at Santo Papa ay tungkol sa paglaban sa COVID-19. Nabatid na pagkatapos ni Biden sa Vatican ay magtutungo siya sa Glasgow sa Scotland para dumalo sa Climate Change Summit. Sa Sports! Tila babawi si Carlos Yulo sa pagdepensa niya sa kanyang titulo sa 50th FIG Artist Gymnastics World Championship sa Kitayakshu, Japan sa susunod na linggo. Porsigido si Yulo na makuha pa rin ang gold medal sa floor exercise na una niyang napanalunan sa 2019 edition sa Stuttgart, Germany, kung saan siya ang nakauna-unahang Pilipinong nakakuha ng nasabing titulo. Ang nasabing event na gagawin mula October 19 at 20 ay pagkakataon para bumawi sa kanyang no medal finish sa Summer Games. Sa entertainment, a trending news. Hawak gayon ng Pinoy ropes keeper na si Ryan Alonzo ang bagong world record para sa double underskips sa loob ng 12 oras. Nagawa ito ni Alonzo noong October 2 at nasungkit ang most number of double underskips in 12 hours. Sa ilalim ng kategoryang ito, ang jump rope ay kailangang dumaan ng 2 beses sa ilalim ng paa kada taon o kada talon. Kailangan anyang mabit ang 20,000 na nakatala sa huling record. Ngunit halos na doble pa ito ni Alonzo at nakagawa ng 40,000. Sa ngayon ay pinoproseso na nila ang pagsusumite ng mga kinakailangang ebidensya sa Guinness World Records para opisyal lang kilalanin ang kanyang naitalang bagong world record. Isa pang edisyon ng IZ Balita Nationwide dito sa DWIZ, may todong lakas, balitang sigurado, tapat na serbisyo sa komentaryo numero 1. At sa ngalan ni ako po ang inyong tagapagbalita, Jenny Valencia Burgos. Susunod ang programang Teka Teka, alas 4:30 na. IZ Balita! IZ Balita! Nationwide! Nationwide!